W0302. Tapos ito naman sa kabila is 0281. And ngayon, bibiyakin natin. Same procedure sa may dalawang unit. O, sinuno yung taga-biyak? Sinuno yung taga-biyak nito? Ba, matigas ah. Matibay ah. Okay. Lagay mo sa medyo matigas no eh. Yan, dyan. Oh, yun. Ayun oh. Ang laki ng chips niya sa loob oh. Same lang sa may C30, C20. Ay, sa C30, C50. Same lang oh. Makinang na makinang, tapos ang laki ng chips niya sa loob. Oh. 18,000 na 80 volts by 18,000. Yan, lalagariin niya yung nono yan. Tatanggalin muna, tapos lalagariin. Yan, hinangan na lang ulit yan para mas madali siya hilahin. Yan, okay. O, yun, tanggal na. O, yan ha, para walang daya. Timbangan natin. Yan, timbangin natin. Same na din ang procedure to eh. O, ito, titimbangin natin. Kung ilang gramo siya. Yun. 81 grams. Bali bumaba to sa kaysa dun sa una, no? Ano yung isa, 118? Kasi nga, mataas naman yung microfarad nun. 22,000 yata yun. 22,000 microfarad. Ito naman is 18 microfarad lang. Kaya medyo bumaba siya ng konti. Nasa 82 grams. 82 gramos. O, yan. Ngayon, back to reality. Nagari. Yan, lalagariin natin. Yun oh, sagad pa rin. Same lang din, sagad din, oh. Ito na yung bubong niya, oh. Ganunin natin. Oh, sagad oh. Wala rin siyang yung iba kasi abot lang dito eh. Ito sagad din. Yan oh. Ayun na, wala nang daya yan ha. Oh, next step na gagawin natin. Transistor naman ulit. Nabilang mo. Oh, nabilang ko na kanina. Bali, mabaklasin na lang ulit 'yan. Tapos babasagin natin. So ngayon guys, bali ito naman, nabaklas na yung transistor niya. Transistor na ginamit is NGW0302. Tapos ito naman sa kabila is 0281. And ngayon, bibiyakin natin. Same procedure sa may dalawang unit. O, sinuno yung taga-biyak? Sinuno yung taga-biyak nito? Ba, matigas ah. Matibay ah. Okay. Lagay mo sa medyo matigas no eh. Yan, dyan. O, yun. Ayun oh. Ang laki ng chips niya sa loob oh. Same lang sa may C30, C20. Ay, sa C30, C50. Same lang oh. Makinang na makinang, tapos ang laki ng chips niya sa loob. O. Oh. Anip. O, yan. Simar CA20, ito yung output transistor na ginamit. Ito yung pinakalaman niya. Ayun, banatan mo yung isa noy. Yan. Ito, yan, legit. Sa chips pa lang niya, malaki na talaga siya oh. Tapos kumikinang-kinang oh. Yan, hindi yan porket na oh, kumikintab-kintab pa oh. Naka flashlight tayo. Talaga sadyang makinang talaga yung laman niya. O yan. Sana naipakita ko na sa inyo yung sekreto ng Simar na CE20. Okay. Tapos madako tayo sa may actual. Actual na sukat naman tayo. Sa may output ng transformer. Kung ano yung nakalagay dyan, eh sana yun din yung may susukat natin or mag-i-increase pa siya katulad ng sa CE30, CE50. Ayun, ilalatag ko lang yung
panukat natin na tester. Ayan, ito yung tester na gamitin natin, digital. Ayan, yung itim, yung common nya. Kunin mo muna yung saksakan ng kuya. Ayun, plug in na yun doon. Breaker natin. Ayan, nakabaklas kasi yung mga kabli. Ngayon, sukat tayo. Ayan oy. Ayan oy, ilagay mo sa pula. Say naka 3 tires to eh. Yan, 42. 42 niya, 42 yan. Sige, yung pula mo na. Pula. Sa pula, sa pula. Ito to. Lagay mo sa pula. Pula. Oh, 126. Ayan na yung pinaka mataas na bultahe niya. 127.6. Tapos, blue. Oh, 84. Bali, ito yung gitna niya. Pula, 126. Tapos, yung second step niya is 85. Yung brown, lagay mo sa brown, noy. Brown. Tingnan mo kung anong labas niya sa brown. Yan, yan. Metalin dyan. And 42. Yan. 42.5. 80 yung ang pangalawang voltahe. Tapos, ilan yung kanina? 127? Yung pula? Tingnan, lagay mo sa pula. O, yan. 127. Na legit. Pasok sa banga. Tanamay ko nina yung kwa niya. Yung ito. Oh, 118 lang ato dito eh. 118 lang pero umabot siya ng 127, no? Yun, legit na legit. Ganyang kataas yung supply na na-increase niya. Although, pag may load naman yan is bababa naman yan eh. Ngayon, sana nakapagbigay idea tayo ng nakapagbigay idea tayo sa inyo ng Saimar Power na CE20. Kung ano yung mga laman loob niya, yung mga nakatagong sekreto. Ayan. Ito tayo magtapos, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.